So hi guys, welcome back to my video. And in this video, ituturo ko sa iyo ang isang command na madalas na ginagamit ng mga nag-operate ng AutoCAD, which is yung command na AL or align. Okay. So first is focus muna tayo dito sa ating dalawang same object. So we have this one and this one. Okay? So, we have these two kind of scenario. So, first is, gusto natin na naka-same angle yung red, same lang sa white, nang hindi naiiba yung sukat. So, by that, we can select this red, kasi ito yung gagalawin natin. And we're going to type AL for align. So, first is the source point, which is yung sinelect natin. And then, yung destination point is yung dulo nito. So, dulo sa dulo. Okay, so like what I said, gusto lang natin na same angle, hindi maiba yung sukat. So, we're going to say no. And when we select this at minove natin, mapapansin natin na same na sila ng angle. Okay? And this line naman is gusto natin same ng alignment, same ng angle, and at the same time, same din ng measurement. So, paano? So, gayahin lang natin AL for align. Select natin yung ating source point. So, ito, at ito, and then ito, at ito. So, huwag kayo malilito sa pag-align. So, ibig sabihin ito, itong point na to is i-align natin sa ditong endpoint or ditong end, dito na endpoint. And then, dito naman, na endpoint ni source is ilalagay natin sa same place nung kay destination point. Enter. So, gusto natin, kagaya ng sabi ko, gusto natin same ng haba, same ng angle. So, we're going to type yes. So, para mag-scale. And, we're going to select that white para mapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ni naka-scale at hindi. Okay? Okay, so next one is we have our diagonal line na may circle. So, ang goal natin is, itong circle is mag-fit dito sa line. Or, yung haba nitong line ay dapat maging diameter ni circle. So, paano? So, select natin to na is na i-align natin. And we're going to type AL for align. Enter. So, first is select the source point, and then ilagay natin sa midpoint. So, center and midpoint yung aking basehan. So, dito naman, sa ating endpoint ni circle, hanggang dito sa endpoint ni line. So, enter. So, scale natin, kasi para lumaki. So, yes. Okay. So, we have now our circle na naging diameter dito, sa gitna. So, tama lang yung ginawa natin. And, ito naman, sa baba, ang last natin is symbol ng door and symbol ng ating wall. So, let me move this. Okay. So, we have now our object. Ito. Itong door. And, gusto natin is malipat siya dito sa ating door na space. However, magkaiba yung sukat natin. So, paano? By that, we're going to use the AL to align. So, first is align natin tong endpoint dito sa corner. And then, itong arc is dito sa dulo. So, enter and scale. Kasi para maiba yung sukat. And now, we have now our door na naka-align sa walls. So, ganito lang yung paggamit ni alignment. And, nakakatulong siya if ever na hindi naka-align na maayos yung lines na gagamitin mo. Thank you so much and please like this video and share to others na gusto matutong mag-AutoCAD. And I hope that I will see you in my next video. Peace!